Hello guys, welcome to my channel. Okay, ang i-discuss ko ngayon is kung ano yung design ng air conditioning unit sa isang emergency room. Okay, paano ba yung setup ng air conditioning unit dito sa loob ng emergency room para hindi ma-contaminate totally yung hangin. For example, may inooperahan, tapos syempre bukas yung internal organs ng pasyente, so kailangan ma-secure natin yung hangin na hindi siya contaminated or hindi siya dusty. Walang alikabok dito sa loob. Okay? So, ayun. Nandito tayo ngayon sa United, Cagayan United Doctors Hospital o CUDMC. Okay? So, i-check natin tong unit nila kung talagang lumalamig ba o hindi. Kasi nagre-reklamo sila. Hindi daw lumalamig pero i-check natin. So, ayun. Tapos, i-explain ko na rin sa inyo kung ano ba yung setup ng air conditioning unit sa loob ng isang emergency room. Okay? Sa isang hospital. Emergency room, I should say. Okay? So, tara, let's. Ito guys, nandito tayo sa loob ng ceiling. So, ayan yung isang air conditioning unit. Yung ducted type na ceiling concealed. Okay? Ayun. Tapos, ito naman yung supply. Ito na yung pinaka main duct. Okay? And on the other side of the air conditioning unit is the return air duct, okay? Yun guys, yung kwan, setup dito sa loob ng ceiling. Tapos, nandito tayo nga sa ilalim ng isa pang air conditioning unit, okay? Ayan, ito yung air conditioning unit natin, yung pangalawa, okay? Ayan, baba tayo at sisilipin natin doon sa may supply, okay? Bali, ayan yung mga HEPA filters niya, guys. Okay, bali, apat yan. Okay? Bali, ang air conditioning sa loob ng ER is dalawa. Okay? So, bali, dito sa baba, makikita nyo, meron tayong return air grill, isa. Tapos, ito, dalawa. Return air to ng isang air conditioning unit. Okay? Tapos, sa isa naman is meron din, ito, may duct din siya pataas. At ito rin. So, meron din. Okay? Yan. Dito tayo sa loob ng plenum box. Okay? Ito ngayon is yung butas na yan is return air. Tapos, itong dalawa na to, yung nasa baba niya is, ito yung separate system na supply blower. Okay? Ito yung may HEPA filter. Isa, dalawa. At sa kabila, okay, ito din. Yung mga blower nila. Okay. Let's try it. This is the supply. Tapos yung butas na yun, kailangan matakpan yun, okay? Okay, so ibaba na tayo. I-explain ko sa inyo yung schematic diagram niya para maintindihan nating lahat, okay? So, ito guys, ngayon yung layout ng air conditioning unit sa emergency room, okay? Drenowing ko siya as per actual. Nag-base ako sa actual, okay? Ito yung actual na layout niya, okay? So, ito yung air conditioning unit to natin, air conditioning unit 1, okay? Each air conditioning unit, meron siyang return air duct, okay? Ito yung return air duct nung AC unit 2. Ito naman yung return air duct nung AC unit 1, okay? Sa return air duct ng AC unit 1, kung mapapansin natin, meron siyang nag-drop dun sa flooring. Top view to ha, top view, okay guys? Meron siyang nag-drop dun sa may malapit dun sa flooring, okay? Floor level, okay? At the same time, ito rin. Ito yung nakita nating lower kanina, okay? Bali, dalawang lower sa may above floor level, okay? Tapos, isa galing dito sa may plenum box, okay? Ito yung plenum box, guys. Ito yung nasa gitna. Dito tayo
nag-video kanina, okay? Yung huli nating kuha dito sa loob nun, okay? Meron siya galing sa plenum box return air din, okay? So, isa, dalawa, bali, tatlo. Okay. So, ang supply ng ACU is, meron siyang separate na duct dito, papunta dito sa mismong main duct, okay? Ito yung supply air, ito yung malamig na hangin, okay? And, same setup din, ganito rin. Yung return air duct natin is, isa, dalawa, tatlo, tatlo rin. So, tatlo rin yung return ng AC unit to natin, okay? Tapos, ito rin, sa lubong sila dito sa may gitna, iisa yung supply air. Ito yung malamig, okay? Kung mapapansin natin, yung malamig na hangin, the cold air, okay? The air-conditioned air, is not directly supplied to the emergency room, okay? Pupunta muna siya dito sa may plenum box. Kung mapapansin nyo, may apat na blower, which is na-videohan natin kanina, okay? Itong apat na blower na to, it contains kasi ng HEPA filter, okay? May HEPA filter tong bawat blower na to, okay? Itong apat. So, itong blower na to, ito yung mag-force ng supply na hangin na malamig dun sa mismong emergency room na, okay? So, apat to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? Itong plenum box na to, guys, is insulated para hindi makapenetrate yung mainit na hangin, tsaka hindi basta-basta makapenetrate yung malamig na hangin, okay? So, napansin nyo guys na hindi yung air conditioning unit sa loob ng emergency room is not directly supplied to the emergency room itself, okay? Sa mismong emergency room. Meron siyang dadaanan na HEPA filter, okay? So, i-cross section natin to, ang magiging view niya, kung tatapyasin natin yan, ang magiging view niya is itong sa kabila. Okay? This will be the view. So, ganito yung setup niya guys. Oh. Kung mapapansin nyo, okay? Ito na yung return air natin, dun sa flooring, return air, bumalik siya sa AC unit. Okay? Pagkatapos, ibinugan niya dito sa may plenum box. Okay? Itong plenum box na to, malamig. Malamig to. Kasi dito, binubugan nung supply ng air conditioning unit yung malamig na hangin. Tapos meron tayong blower dito na separate system. So pagka-on nitong blower na to, hihigupin niya yung malamig na hangin dito sa may plenum box. Tapos ibubugan niya dito sa loob ng emergency room, pero dadaan siya sa may HEPA filter. HEPA filter means high efficiency particulate air filter, okay? Efficiency particulate air filter. Okay. Kaya siya tinawag na HEPA filter. Okay. HEPA filter. High efficiency particulate air filter. Para pagdating ng hangin o pag-supply na ng hangin dito sa may emergency room, malinis na siya. Hindi na siya contaminated or hindi na siya maalikabok. For example, kung may alikabok man dyan, okay, malinis na siya. So, for example, may nag-ooperate dito na doktor, okay? Okay? Yan si Doc, okay? Tapos, ito naman yung pasyente. Okay? Ayan yung pasyente. Okay. Kung bukas man yung internal organs natin dito, syempre, in operating room nga, bukas yung mga internal organs natin dyan. So, hindi makokontaminate yung internal organs natin o yung bukas na laman loob natin. So, ayun. Kaya, ang difference ng ordinary air conditioning unit sa emergency room air conditioning unit is we have the HEPA filter. Okay? O additional lang. Okay, guys? Meron tayong return din dito sa may papunta sa may air conditioning unit. Return air to, okay? May return air dito guys para hindi totally makukulong yung hangin dito. Meron din siyang, okay? Meron din siyang exit, okay? Meron din siyang exit papunta doon, okay? Para hindi mag-totally negative pressure yung plenum box natin. Okay? Tapos, guys, kung itatanong nyo, ba't may blower pa tong HEPA filter? Bakit hindi na lang siya diretsong HEPA filter na lang? Okay? Close natin to.
tanggalin natin yung blower. May mga tanong kasi na ganun. Bakit pa may blower kasi dyan? Bakit diretsong HEPA filter na lang para mapifilter naman? Ganito kasi guys, may mga friction losses kasi tayo sa mga duct natin, right? Okay. Kung ito, i-direct na natin yung HEPA filter dito. Okay, tama. Pwede rin naman, kaso nga lang, yung flow ng hangin mahina. Okay? Mahina na yung flow ng hangin kung wala tayong blower. In short, mahina na talaga yung hangin na ibubuga dito sa may air conditioned room natin o dun sa mismong room natin. Mahina na yung buga ng hangin dito. Okay? Kung wala tayong blower, kaya kailangan meron tayong blower talaga dito para ipopersa niya yung hangin na papunta dito sa may emergency room. Kasi yung HEPA filter kasi guys, maliliit, sobrang liliit nung pan, sobrang liliit nung butas niya, yung filter niya talagang mga small particles talagang kwan, sinasala niyang HEPA filter. So ayun, kailangan may blower talaga dito para ma-force niya ng mas malakas pa yung hangin para mag-circulate ng tama yung malamig na hangin dito sa may emergency room, okay? So ayun, guys, meron lang din akong comment dun sa actual na na-install na duct dun sa mismong emergency room, okay? Mas maganda sana guys kung ang ginawa nila is, okay, instead na ganito, letter T yung duct nila doon, pwede naman nating gawin na ganito, okay? Okay? Instead na ganito yung setup, ganito siya. Okay? Okay? So ayun, para yung smooth flow ng hangin is diretso doon, okay? Ganyan siya. Unlike kasi dito, may tendency pa na magkakabangga dito, okay? Bangga dyan, bangga dyan, bangga. Saka lang siya pupunta dito, okay? Unlike pag ganito yung setup ng duct natin, okay? Pag ganito yung setup ng duct natin, okay? Smooth flow yung hangin, okay? Papunta directly sa mismong plenum box, okay? So ayun lang guys yung comment ko lang din doon sa pinuntahan kong schedule, okay? Ito lang yung nakita kong mas maganda pa sana kung ganito yung ginawa. Ayun lang.